Kung gusto nyong bumili or mag-invest sa Bitcoin, o kaya gusto nyong mag-trade sa Bitcoin, dito sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag-invest or mag-trade sa Bitcoin, anong platform or anong broker yung magandang mag-trade dito sa Bitcoin. Okay? At pag-uusapan din natin kung magkano yung minimum deposit, magkano yung minimum na pwede nating i-invest sa Bitcoin, at saka ikumpara din natin sa ibang trading platform yung presyo ng Bitcoin. Kung alin ba yung mas maganda, alin ba mas mura bumili ng Bitcoin. Paalala po para makaiwas tayo sa mga scammer. Mag-ingat sa mga scammer na ginagamit yung pangalan ko online para mang-scam. Nagme-message sila sa Facebook, ginagaya nila yung Facebook profile ko. Tapos nag-o-offer sila ng investment na malaki ang tubo. Lagi po nating tandaan na hindi ako natanggap ng kahit anong bayad, hindi ako nagpapabayad, at hindi ako natanggap ng kahit anong investments. Kasi libre niyong mapapanood dito sa YouTube channel ko lahat ng tinuturo ko. Ang pangolekta ng investment ay illegal lalo na kapag wala kang lisensya. At wala akong lisensya na mangolekta ng investment, kaya hindi ako nangongolekta ng kahit anong investment. Kapag may nag-chat sa inyo or nakausap kayo tapos may money involved, 100% scam yan. Ang trading platform na ito ay ang eToro. Ang eToro ay legit. May license ito sa Australia, sa Europe, sa United Kingdom, at saka sa US. Kaya legit na legit itong trading platform na ito or broker na ito. Kaya kung wala pa kayong eToro account, meron tayong link dito sa baba sa video description. Mag-open kayo ng account at makakatanggap kayo ng $100,000 virtual account or practice account, parang play money. Pwede natin gamitin ito para mag-practice tayong mag-trade, mag-practice tayong mag-invest sa Bitcoin. So, kapag nag-win tayo or kumita tayo, so hindi natin mawi-withdraw kasi play money lang ito. Pero kapag na-lose tayo, so hindi natin babayaran kasi nga parang play money lang, virtual account lang ito. Okay, dito sa eToro, dito sa trade markets, pwede tayong mag-invest dito sa stocks, stock market, mga US stocks. Halimbawa, Facebook, Netflix, Google, Amazon, mga ganyan. Cryptocurrencies, mga Bitcoin, Ethereum, at currencies sa Forex, mga Euro, USD, pwede rin tayong mag-trade dito. Okay, bago tayo mag-invest or mag-trade sa Bitcoin, titingnan muna natin kung magkano yung minimum deposit dito. At ano yung mga payment method para makapag-deposit tayo dito. Dito sa baba, dito sa account natin, makita natin yung deposit funds. Dito na rin makikita kung magkano yung minimum at ano yung mga method. Dito sa amount, nakalagay na dito na yung currency ay PHP, so peso na. So halimbawa, ilagay natin dito 1,000 pesos. So lalabas itong red text na ito na ang minimum deposit ay 2,542 pesos or equivalent noon ay 50 US dollar. Dahil yung account natin dito sa eToro ay dollar yung currency natin or yung account natin. Tapos dito makita natin yung mga payment method. So dito makita natin na pwede tayong mag-deposit gamit ang local online banking. So ito yung mga local banks natin na BDO, BPI, Metrobank, RCBC at marami pang iba. So mag-open lang kayo ng online banking. Ito yung ginagamit ko na method kasi yung withdrawals ito 2 days lang. Di tulad sa credit card, umaabot ng 5 to 7 days. Okay? So, ang kagandahan pa dito, kasi hindi tayo lugi sa exchange rate. Yung US dollar to peso, peso to US dollar. Dahil ang nagko-convert ng pera natin ay ang Dragon Pay, hindi yung banko. Okay? So, masusubukan nyo rin yan. So, pwede tayo mag-deposit dito. Credit card, PayPal, Skrill, wire transfer. Ito yung itatransfer sa bank natin. Pero ang nagko-convert nito from US dollar to peso ay yung bank. Kaya, mababa yung palitan ng peso. Mababa yung exchange rate. So, lugi tayo. Okay? At saka, pwede rin tayong mag-deposit dito gamit ang NetTeller. Okay, so ngayon, kapag nakapag-deposit na kayo, so makita nyo yan sa portfolio ninyo, yung available balance ninyo. So, ngayon, meron akong 52 US dollar available balance na pwede nating i-trade sa Bitcoin. So, ituturo ko na sa inyo kung paano mag-invest or paano mag-trade ng Bitcoin dito. Okay? So, punta lang tayo dito sa trade markets. At yun nga, makita natin dito kung ano yung gusto mong i-trade na market. Stocks, ETF, crypto, indices, commodities, currencies. So dito tayo sa crypto. So dito makita natin yung mga cryptocurrencies tulad ng Bitcoin, Ethereum, at marami pang iba. So dito makikita natin yung sell price ng Bitcoin at saka buy price ng Bitcoin. So bago tayo actual na bumili ng Bitcoin or mag-trade sa Bitcoin, ikumpara natin yung buy price ng Bitcoin kumpara sa ibang trading platform ng Bitcoin na sikat dito sa atin sa Pilipinas. So, ito yung coins.ph. Okay, punta tayo sa website ng coins.ph. Okay, so number one yung coins.ph dito sa Pilipinas. Okay, so dito makikita natin yung
buy price saka sell price ng Bitcoin dito sa coins.ph. So dito yan sa baba, ayan, makita natin. Buy price 583,493 pesos. So yung sell price ay 560,000. So makita natin ang laki ng diferensya, di ba? So nasa 23,000 yung gap ng buy saka sell price. So yun kasi yung kita ng broker. So ang tawag diyan spread. So normal lang talaga yan. Yun yung business ng broker ng mga trading platform ng Bitcoin. Okay, so i-convert natin to sa US dollar para makumpara natin sa presyo dito sa eToro, okay? So punta tayo sa PHP to USD dito sa Google, ku-convert natin. So ang buy price ay 583,493. 583,493 pesos. So ang buy price dito sa coins.ph ay 12,031 US dollar. So 12,031.29 US dollar. So dito sa eToro, ang buy price lang ay 11,859.64 US dollar. So mas mura kapag dito tayo bumili sa eToro. So i-minus natin kung magkano yung diferensya nila. Okay? So 12,031.29 i-minus natin sa presyo dito sa eToro by price ng Bitcoin. 11,858.01 equals 173.28 US dollar. So kung i-times natin yan sa magkano yung peso ngayon, nasa 29 na lang sa 1 dollar. So 8,490 pesos yung diferensya ng buy price kapag bumili tayo ng Bitcoin dito sa coins.ph at dito sa eToro. So ang pinagkaiba lang nila, kasi itong coins.ph ay Philippines company ito. So halos lahat tayo, meron tayong coins.ph account. Madaling mag-deposit, madaling mag-withdraw, at peso na yung balance natin, yung account natin, kaya hindi na tayo mag-charge sa pag-convert ng peso to US dollar, di ba? Pero dito sa eToro, wala rin charge yung pag-convert from peso to US dollar to peso, kasi sabi ko nga kanina, dito sa pag-deposit natin at pag-withdraw, gamitin nyo yung local online banking. So meron akong video niyan kung gusto nyo panoorin, kung paano mag-deposit, paano mag-withdraw sa eToro, ilagay ko yung link dito sa baba sa video description. Okay, ngayon, magte-trade na tayo ng Bitcoin. Paano mag-trade, paano mag-invest. So, napakadali lang naman. Pindutin lang natin yung buy, pindutin lang natin sell. So, tapos na, okay? So, i-click muna natin itong Bitcoin para lumabas yung full na page ng Bitcoin dito sa eToro. Okay? So, dito sa feed, makita natin yung mga post ng ibang traders tungkol sa Bitcoin. So para kasi itong Facebook, so topic dito sa mga post dito ay tungkol sa Bitcoin. Dito naman sa stats, parang description or information or analysis about Bitcoin, makita natin dito. Dito naman sa chart, makita naman natin yung mga kandila or yung mga candlestick or yung mga bars, yung chart, price chart ng Bitcoin. Dito sa research, so ito yung analysis. Parang fundamental analysis, technical analysis ng Bitcoin kung magbabuy ka ba or magsisell. Okay, so para makapag-buy tayo or mag-sell, kasi dito kasi sa Bitcoin, dito sa eToro, pwede tayong mag-buy ng Bitcoin. So kapag tumaas yung market, kikita tayo kasi naka-buy tayo. Pero pwede rin dito yung short selling. So pwede tayong mag-sell kahit wala pa tayong biniling Bitcoin, hindi pa tayo nag-buy, pwede tayong mag-sell. Kapag bumagsak yung market, kikita tayo. Kapag pinindot natin itong trade, makita natin na pwede tayong mag-sell, pwede tayong mag-buy. Kahit wala tayong Bitcoin, pwede tayong mag-sell. Diba? So, ang tawag kasi dyan, short selling. Kasi, kapag bumagsak yung Bitcoin, kikita ka yan kapag nakasell ka. So, depende na yan sa analysis mo. So, pwede dito, kahit saan direction, pwede kang kumita sa Bitcoin. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin ay magbabuy tayo sa Bitcoin. Pero, syempre, titingnan muna natin yung chart kung maganda ba magbuy sa Bitcoin. So, ito yan. Ito yung chart niyan. So, ang pangit lang dito sa eToro, yung chart niya, hindi masyadong maganda. Kunti lang yung mga tools. So, meron akong tips sa inyo. Ito yung gamitin yung chart para sa pag-analyze sa Bitcoin o anumang market na ititrade nyo dito sa eToro. Pumunta kayo sa tradingview.com at dito nyo tingnan yung chart ng Bitcoin kasi mas maganda dito. Punta kayo dito sa charts. Tapos, pumunta kayo dito sa, dito, sa taas, i-search nyo dito, BTC USD. So, yan yung symbol ng Bitcoin. BTC, Bitcoin versus US dollar.
So dito, pwede nyo i-change time frame. Halimbawa, day 1, gusto nyo, hour 1, ganyan. Okay, so burahin ko muna ito. Yan. So ito kasi yung tools na pinaka maganda dito. So dito sa gilid, sa left side, makita natin yung mga tools. At yung tools na pinakagamit dito ay itong risk-reward ratio tools. So kapag mag-buy ka sa Bitcoin, so ang pindutin mo itong long position, i-right-click mo lang to. Kapag mag-sell ka naman, short position naman yung pindutin mo. So dito sa long position, pindutin mo yan, itapat mo lang dito. So dito, i-adjust mo. Halimbawa, ito yung price ngayon ng Bitcoin, 11,800. Halimbawa, yung target mo, yung take profit mo ay dito sa taas, dito sa 12,459. So itapat mo itong kulay green, itapat mo doon sa target mo. So ang kagandahan kasi dito, makikita mo kung ilang percent yun. Mula dito, kapag bumalik yung presyo doon sa taas, so nakalagay dito yan na 4.96% yan kapag tumaas yung presyo ng Bitcoin hanggang dyan sa level na yan. At dito naman sa baba, so ito yung panukat mo sa stop loss mo. So halimbawa, dito yung stop loss mo. So makita mo rin na kapag nag-buy ka tapos bumagsak yung Bitcoin, makita mo na malugi ka rin ng 4.27%. Okay? So gamit na gamit yung tools na ito para makompute mo kung ilang percent pa ba yung itataas ng Bitcoin, ilang percent yung pwede mong kitain, ilang percent yung pwede mong malos or malugi, di ba, kapag bumagsak yung presyo ng Bitcoin. So vice versa naman kapag nag-short selling kayo, kapag nag-sell kayo, kikita kayo kapag bumagsak yung Bitcoin, malulugi naman kayo kapag tumaas. Okay, so ang kagandahan dito, makikita nyo yung risk-reward ratio nyo. Ibig sabihin ng risk-reward ratio, kung magkano yung ni-risk nyo, magkano yung maging reward nyo. So halimbawa, dito 1.16 yung risk-reward ratio ninyo. Ibig sabihin, kapag nag-risk ka ng 1%, ang reward mo niyan ay 1.16%. So ito yung ratio ng maari mong stop loss at yung take profit mo. Okay, so yun lang naman. Balik tayo dito sa Ituro at ngayon magte-trade na tayo dito sa Bitcoin. So pindutin lang natin itong trade. So pili ka dito kung sell ka ba or buy ka ba. So ang minimum dito na pwede nating i-invest or i-trade sa Bitcoin, so dollar na yung amount dito kasi dito sa Ituro account natin ay dollar na yung account natin. So, lagay natin, example, 10 US dollar. So, makikita natin dito sa baba, nakalagay na the minimum amount for BTC is 25 US dollar. So, 25 talaga yung minimum dito para makapag-invest or makapag-trade tayo sa Bitcoin. So, select mo lang, select natin yung buy. Okay, so magbabuy tayo ngayon. So, dito, pwede tayong gumamit ng leverage. Ano ba yung leverage? So, ito yung parang multiplier. So, parang papahiramin ka ng puhunan ng broker para... pwede kang kumita ng malaki, pwede ka rin malugi ng malaki. So dito tayo, pindutin natin yung leverage. Nakalagay dito times 2. So ibig sabihin yan, kahit $25 lang yung in-invest mo dito sa Bitcoin, kapag naka times 2 leverage ka, so parang doble. So parang 50 US dollar na yung trade mo dito or investment mo dito sa Bitcoin. So ibig sabihin, kapag yung Bitcoin kinabukasan, nag-buy ka, nag-positive or tumaas ng 10%, so, ang profit mo na ay times 2. So, 20% yung magiging profit mo. So, di ba, maganda? Mas malaki, doble yung kita. Pero, kapag nalugi naman, bumagsak ng 10% yung Bitcoin kinabukasan, times 2 din yung lugi mo. Kaya, mataas yung risk dito. Pwede kang kumita ng malaki, pwede ka rin malugi ng malaki. Okay? So, isa pa doon, dito sa baba, merong overnight fee. Makita mo dyan, daily, 0.02 US dollar. Yan. So, yan yung fee ng Bitcoin, overnight fee. Araw-araw yan, ikakalta sa'yo kasi gumamit ka ng leverage, parang pinahiram ka ng broker. Yan, ang gagamitin natin, times 1 lang kapag nag-invest tayo dito. So, depende na yan sa inyo. So, meron pa tayong isiset dito, yung stop loss, tsaka yung take profit natin. Ano yung stop loss? Yun yung level na kung saan kapag nalugi ka, halimbawa, nag-invest ka ng $25, nag-buy ka ng Bitcoin. So, isiset ko yung stop loss ko na hanggang 10 US dollar lang, i-close ko na yung trade ko sa Bitcoin. Ayoko na mag-invest sa Bitcoin. Labas na ako, okay? So, ito yung ililimit mo na automatic mag-close yung trade mo. Kapag meron ka ito, automatic na mag-close yung trade mo na may lugi ka. So, pwede mo yung iset. So, pwede mo ilipat dito sa amount. So, pwede mo iset na 10 US dollar, negative. So, kapag nalugi ka ng US dollar, automatic mag-close na yung trade or investment mo sa Bitcoin. Lugi ka na ng 10 US dollar. So, ako, dahil long term yung investment ko sa Bitcoin, so, gagamitin ko no SL. Wala tayong stop loss. So, sa take profit naman, ito naman yung target mo. Kung hanggang magkano yung presyo mo or gusto mong kitain sa Bitcoin. Halimbawa,
gusto mong kitain sa investment mo na $25 ay madoble. So kikita ka ng $25 din. So pwede mong iset yan. So depende na yan sa'yo. So yun lang, ganun lang kasimple. Pindutin na natin yung open trade. At ayan, meron na tayong trade sa Bitcoin. Nakabili na rin yung Bitcoin, nakapag-invest na tayo sa Bitcoin. Nga pala, dito pala sa taas, makikita natin yung presyo ng Bitcoin. At makikita rin natin yung percent, kung ilang percent yung tinaas ngayong araw, ilang percent yung binaba. Ayan, makikita natin, tumaas ng 1.19% ngayong araw yung Bitcoin. Okay, so dito tayo sa portfolio natin. Dito natin makita yung mga trades natin, mga investment natin. At makita natin dito yung investment natin sa Bitcoin. Okay? So, kung napapansin nyo, meron dito mga traders. So, ang tawag dito ay copy trading. Nakakopya lang ako sa kanila, sa mga professional traders. Kapag kumita sila, kikita rin ako. So, hindi ko na kailangan mag-trade, mag-analyze ng mga stocks or Bitcoin kung tataas ba or bababa. So, sila na yung bahala dun. Trabaho na nila yon kasi mga professional traders sila. So, parang passive income. Wala akong gagawin. Basta't kung ano yung trade nila, automatic kinokopya ng account ko. Kapag kumita, kikita rin ako. Pero kapag nalugi, nalugi rin ako. Kaya marami tayong kinokopya para kapag nalugi yung iba, kikita naman yung iba. Okay? So, yun lang. Kapag gusto nyo rin mag-copy trade, meron tayong video tutorial, full video tutorial about copy trading para kumita tayong passive income. Meron tayong link dito sa baba sa video description. So, subscribe kayo sa YouTube channel ko para updated kayo. For more videos about Bitcoin, about Forex trading, stock market, copy trading, at marami pang iba. Yun lang. Maraming salamat.